Libong nakakuha ng video ang News 5 ng actual na training ng mga umano'y miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa San Mateo, Rizal. Kaya ang mga nakatira malapit sa lugar, hindi maiwasang mangamba na sa frontline. Ang balitang yan, si Patricia Mangune. Ang mga eksklusibong video na ito na galing sa isang source ng News 5 ay kuha ng aktwal na training ng umano'y mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF. Kuha yan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Ginayang sa San Mateo, Rizal. Nakasuot sila ng camouflage uniform, may mga nakasabit na ID at naka-formation. Sa isa pang video, kita rin ang pagha-hiking nila sa bundok at sa batis bilang bahagi raw ng kanilang training. Sa kasalukuyan po kami pupunta ngayon sa force para doon iloblob yung lahat ng troops ng MNLF. Pag ito nakahawak lahat ng baril, alhamdulillah, wala na magtatangkang o magbalak na lumaban pa. Kaya sa magigiting naman dirigma. Allahu Akbar! Isang araw pagkatapos ng Pasko, sinalakay ng San Mateo Police at Philippine Army ang kampo. 35 miyembro umano ng MNLF ang arestado. Siyam ay mga babae at 26 ay lalaki. Agad namang dumepensa ang mga lider na nakasuot ng sibilyan. Hindi po kami kalaban niyo. We are not enemy. We are not enemy. We are allied forces of the PNP and at the same time the armed forces of the Philippines. Doon ka muna. Ikinasa ang operasyon base sa sumbong ng mga residente simula pa noong Nobyembre at noong araw mismo ng Pasko. Around 7 PM daw is may nagpapaputok ng baril. Alleged niya na kampo. Eh, siyempre pag sinabi mong MNLF, medyo malakas na puwersa to. O yun po. So yung plinano po ng maayos para at least kahit papaano, yun lang, mapasurrender sila. Yung wala bang laban na o walang madugong mangyari. Kinumpirma ng mga pulis na isa sa mga leader ng grupo ay retiradong sundalo ng Philippine Air Force. Nakuha sa grupo ang kalibre 45 at mga kahoy na inukit para maghugis baril. Gayun din ang isang bandila ng MNLF. Nung nadatnan namin sila, nagtitraining po sila. Naka-formation, mga walang mask, walang face shield, wala ring social distancing. Alamin natin ano yung legitimate niya yung grupo nila. At bakit sila nandoon? Ang ilang residente hindi mapigilang mangamba para sa kanilang seguridad. Delikado po yan na may mga baril, ganun. Hindi po maganda. Hindi maganda kasi banta sa bayan namin yan. Pagsisimula ng malaking kaguluhan yan at issue. No? Pero ang MNLF na mismo ang nagsabi, hindi nila kinikilala ang mga nahuli bilang mga lehitimong miyembro. Vehemently condemn that action because these are not authorized. And of course, we cannot also enforce sanctions sa kanila kasi outside sila ng jurisdiction namin. Kung dito yan sila sa Mindanao, then we will have to do something. Naniniwala naman ng AFP na walang epekto ang pagkakaaresto sa mga sospek sa peace negotiation sa pagitan ng gobyerno at MNLF. Tingin natin, ito naman na isolated incident. No? This is a violation of law. They will be prosecuted. Hindi naman ang violation na ito ay nagbe-bear o may direktang kaugnayan sa peace talks. Sa ngayon, mahaharap ang mga inaresto sa mga kasong illegal possession of firearms, usurpation of authority dahil nahuli ang ilan sa kanila na nakasuot ng uniforme ng Philippine Army at paglabag sa ordinansa ng COVID-19 health protocols ng San Mateo. Nagbabalita mula sa frontline. Patricia Mangune, News 5.